Ayun. Let's go. Bang, slow mo. Uy! Grabe naman si cameraman, no? Hype na hype siya. Alugin natin ng 18. Hi guys! So ngayon gagawa tayo ng reaction video / music video review ng Kalakal music video ng SB19. To be honest, I have watched it already sa premiere. Pero ngayon, hihimayin natin yung buong music video ng sa directing, sa editing, sa visuals, sa sound, so everything. So ngayon, huwag na natin patagalin to. So let's go. Simulan na natin to. Let's go. 4K natin yan para feel na feel natin. Okay. Play. Okay. Logo ng 1Z. Yun. Tapos biglang nag-glitch. Tapos meron kayong maririnig na under music bang tawag doon na parang low bass. So low bass na ambient noise. Parang ganun. Ayan. Okay. This video may potential trigger seizures. Ayan. So nakita natin SB19 and Glock 9 Street. Ayan na. Cut ng mga scenes. So, makikita na natin dito yung magiging feels niya. So in-establish niya yung feels na makikita sa music video. Like meron mga graffiti. So makikita na natin agad yung cart. Kalakart ang tawag nila dito. So ayan. Next. Yun. Nakita nyo ba yun guys? Nag-match cut sila dito sa part na to. So from the Kalakal na text. Yun. Match cut doon sa Kalakal na text. Tapos doon sa TV. Glitch effect. Transition. Kalakal. Yun. Match cut yan. Tapos yan na si Josh. Hey. So, let's go. Tapos again, si Stel with the glitch na text. Pablo. Yun. Nakita nyo ba yun yung kay Pablo? Ano siya? It's more like clean up yung mga specific parts like si Pablo, tapos may mga crop na squares. Yan. Tapos nilagyan niya ng glitch transitions. Glitch effects. Okay. Let's go! Ah. Tapos pan left. Yan na. Okay. Yun. Ginawa nila is si Ken. Ginawa niyang transition si Ken, bumaba siya. Bumaba siya. Tapos transition dun sa mga damit. Dun sa behind the scenes kasi nakita ko, binuksan yun eh. Pero, tingnan natin kung ginawa nila yun. Bumaba, bang, yun, binuksan nila. Tapos nakita yung si Ken. Pero ang problem ko lang dito, I'll be honest with you guys, this will be an honest music video review. Sana pinatagal muna nila yung exposure ni Ken bago nilagay itong mga insert na to. Tingnan nyo to. Yan. Yun. Nilagyan agad nila ng mga insert clips o ng mga fillers yung eksena ni Ken. So, for me, para sa akin lang to, guys, huwag niyo ako i-bash, please. Para sa akin lang to, dapat binabad muna nila si Ken ng konti, tapos nilagay nila dun sa parang itong lyrics na to. Ito. Yan. Yun. Dapat dun na lang nila nilagay yung insert na ano, ng mga fillers para ma-feel muna natin na vibe to ni Ken. Pero siguro may mga reasons yan kung bakit nila ginawang ganon. Siguro baka yung clip ay medyo, hindi ko alam. Baka may reason behind that. Pero maangas pa rin. Balik ulit tayo. Maangas talaga. Bang! You know. Let's go. You know. Wide shot. Ganda nung transition na yun, guys. From, ano, wide shot. Yun. Yung flashlight. From
from tight shot, tapos ginanon niya yung flashlight niya, tapos naging medium. Kaling. So yung mga ganun transitions eh, yung medyo, tawag doon, chaotic, medyo rugged, pero gumana pa din. Nice. Seven scenes, oh. Tsaka yung ano, Superior Sana t-shirt. Sana magkaroon ako soon. Ano? Bang! So, guys, sinabi ko na sa inyo kanina, napanood ko na to ng ilang beses. So, na-digest ko na sa aking innermost being ang music video na to. So, ang tinatakal natin ngayon, pinag-usapan natin ngayon, paano ba nila ginawa to? Ayan. Tingnan nyo to, guys. Nanlupit ng transition. Inabi na naman yung flashlight. Bang! Flashlight. Pan right. Galing. Papunta kay Justin. Galing. Okay. So, panoorin muna natin. Pinagrap ang isang di makabasa pinggan. Boss guy, ang hell pakinggan. Magsalita'y nakikipagsuntukan. Let's go! Okay. So, napansin nyo, from Ken, yung movement ng camera is medyo handheld. So, ginagano'n ganun. Medyo magulo. Tapos, nung dumating kay Justin, so, pinan yung, ano, yung flashlight. Ano na siya? Steady shot. Naka-tripod siya. Tapos, high level. Diba? So, parang nakita ko dito na kung si Ken medyo rock. Si Justin, kalma lang. Pero, contrast naman siya dun sa sinasabi niya na dun sa lyrics na parang nakarinig ka na ba ng kwan? Yung anong lyrics nun? Basta hindi makabasag pinggan. So, parang, guys, ito, ho, kalma lang. Pero, bam! Ganon. Okay, panoorin natin ulit. Transition. Ano? From medium shot, nagkaroon ng tight shot dun sa bibig niya na, guys, I can rap, bro. I can rap. Ganon siya. Ganon yung feels niya. Okay. Pinggan. Okay, na slow-mos. Let's go. Yan na, zoom in. Bang! Sino ba tong pusan na to? Guys, hindi ko talaga kanila. Ano, more on na talaga ako. More on fan ako ng SB19 sa music nila, pero hindi ko lang personal life nila. So, comment down below kung ano yung pangalan ng pusa. Alam ko kung kay Justin tong pusa na to, pero hindi ko alam pangalan. Okay. Bang! Zoom in. Fast cut. Bang! Nakita nyo ba yon? Si Justin, crinap nila. Tapos may ginawa silang glitch effect sa background. Yun. Ganda nun. Ganda nun. Hey! Another cool transition na ginawa nila dito. So si Justin nagbabike. Very cute si. Very cute si. Tapos transition sa pagpunta kay Josh. Yeah, let's go transition. Wide shot, medium shot, POV shot, let's go, bang! Galing. Galing talaga. Ano? POV shot, guys. Bang! Kita nyo yun, nag-glitch sila. So, crinap si, nasan ba yung shot na yun, hanapin natin. Bang! Yan! Okay? So, crane up si Josh. Yan. Crap siya dyan. Tapos, nag-cloning effect sila. So, from kay Josh, naging tatlo cloning crap. Tapos, glitch sa likod. Napakaangas. Yung mga ganito music video na gusto ko. Yung makalat pero maangas. I mean, makalat in a good way. Na madaming glitch, madaming nangyayari. Kahit nasa isang lugar lang pero maangas. Okay, let's go. Kita nyo pa dito yung ano, yung crop marks. Oh. Kasi hindi sila nag-green screen dito eh. Hindi sila nag-green screen dito from ano na. From saan sila nag-shoot, doon na lang clean up. Sa AE to ginawa, After Effects. Okay, let's go. Yan na. Yun, kita nyo na naman to, guys. Lupit talaga. Yun. Nakita nyo yun. So, in-establish muna yung shot na may mangyayari. So, digital zoom to. Alam ko, digital zoom to. Ayan, oh. Digital zoom yun. Tapos, biglang tight shot kay Josh. Tapos, biglang ganito.
Yan, bang. Yun. Nagkagibon siya si Josh. Okay, so nakita natin dito, meron na crinap si Josh dito. Tapos may siguro ilang takes, so 1 2 3 4 5. Oh, 5 takes, iba-iba. So yung main, main shot, frontal. Tapos dalawang right side, dalawang left side. Ay, bigay todo talaga. Oh, sigaw. Isigaw mo yan, Josh. Sige. Ang lupit nitong ano na to. Ang lupit nitong eksena na to. Okay, tuloy na natin. Ayan na, Stel. Bang! Kada ano, kada pasok nila, magkakaiba yung transition na ginawa. So, kay Ken, ginawang transition, bumaba siya. So, movement. Movement. Tapos, from Ken to Justin, yung flashlight. So, ginamitan ng light and movement. Transition. So, practical transitions yun. Tapos, kay Justin to Josh, practical movement then transition. Yan, smooth lang. Tapos, itong kay Josh to Stel. So, TV. Tapos, kinuha niya yung camera. POV. Yan. POV shot. Yan. So, ginawa nila yon. Iba-iba. Malupit. Hindi ano. Asan ba yan? Play. Yan o. Bang. Let's go. Yan o. POV shot. Handheld. 18, 19. Nakita niyo yun. Bida na naman ng mga 18, guys. Yan o. Ano kaya ibig sabihin ito ng 29.59? For sure, may ibig sabihin to. So, comment down below kung ano ibig sabihin ng 29.59. Okay. Let's go. 18. Bang, usok. Dissolve. Nice one. Dinissolve na. Finade out. Okay. So, kung yung apat, practical, ano, practical transitions or movement, itong from Stel to Pablo, lagyan nila ng dissolve. Kasi syempre, music na, ganun yung tunog eh. So, lagyan natin ng dissolve yan. Sabi ng editor. Okay. Nice one. Tight shot sa mga isda. Bang! Yan na. Group shot. Let's go. Slow-mo. Yay! Angas ang choreography. Angas yung W3. Doy! Alam niyo yung ano, isa sa pinaka-effective way of editing is ginagamit mo yung mga insert connected sa audio na naririnig nyo. Something like this. Yan! Galing nun. Anong tunog ng bike pag iniikot yun? Tapos dun sa ano, tapos dun sa music video. Pinamitan niya ng ganun. Minatch niya. Ang galing. Magaling yun. Ano? Ay! And, group shot, choreo, ipakita mo yan. Bang! Oh, warp! Winarp! Galing! Boom! Ano nangyari? Ano nangyari doon? So, nagkaroon ng reverb yung audio. Kapag ang ipon pag kami nagtitinda. Reverb. Tapos pinasok yung sound design. Black tayo dyan. Bang! Reverb. Black. Tapos insert. Kasintada. 18! Let's go! Yan na. Yung LSB. Let's go. Pagtatag. Sir Glock, establishing. Ako may dala ng kalakar. Umanda kayo dyan. Ayan na. Okay, sound design pa rin. Wait guys, umaya. Sound design. Sound design ng kalakar. Tinutulak, tapos biglang yung anong tawag dito? Yung plaka. Ayan na. Pakinggan nyo yung sound design guys. Yun, tinutulak. Rinig nyo guys yun. Tapos yung plaka. Ayun na. And, yan. Ganda ng movement ng camera. Ganda. Bang. Ganda.
namin pag kami ang parating tulad ng isang pinagbigyan ng shot oh angel do insert bam okay ito ito yung sinasabi ko guys the movement of the camera may sinasabi tungkol sa lyrics the movement of the camera dapat may relation siya dun sa energy na binibigay nung music video. Itong tawag dito sa technique na to is Snorricam. Snorricam technique to. So yung camera nakalagay siya sa isang tripod or clamp, something like that. Tapos nakalagay siya sa mismong subject. Nakasuot parang ganun. Tapos nandito yung camera. So kahit saan ang galaw mo dyan, sinusundan kanyan. Itong technique na to, ginamit na din nila sa Bazinga kay Pablo. Pick-a-boom, pick-a-boom, dung-dung. Look at you, pick-a-boom, pick-a-boom-boom. I'ma beat you even if it didn't arm kung fu. Yan, nag-snorricam din sila dyan. So ito, ano bang pinoportray nitong technique na to? So ibig sabihin nito, focus ka sa akin. Ito sinasabi ko sa'yo, focus ka sa akin. Ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Ganyan. So sa film parang sinasabi nila na ito ang gusto kong sabihin. Ito ang gusto kong gawin. Mag-focus ka sa akin. POV ng sarili. Okay. Gets niyo ba 'yan? Basta gets niyo na 'yan. Okay. Game. Tuloy. Back natin 'yan. Play. Wide shot. Gana. Sorry ka. With the glitch effect sa likod. Ganda ng mga insert na yan. Ay! Kita nyo yun? Nag-iiba yung kulay, guys. Nag-iiba yung kulay. Sa color grading to. Or, hindi. Practical? Uy, mismong sila nag-practical. Hindi. Color grading? Practical. Wait lang. Ulitin ko ha. Kailangan ko ma-discover to. Ah, sa color grading to. Color grading, guys. Pinata nila ng pink. Okay. Bam! Okay, wait lang. Pag-usapan natin to, dami nangyari. Okay, nagkaroon sila ng typography effect. Okay, dito. Bam! Tapos, ito na. Establishing. Bam! Yan ang sinasabi ko sa inyo. So bago sa music videos kasi guys, bago pumasok na isang eksena, dapat ma-establish niyo muna na may papasok na bagong eksena. So dito sa music video na to, ang ginawa muna nila. Wait lang, nasa na 'yon. Lagyan muna nila ng silhouette effect. Okay. Nag-a-animate yung linya. Okay, magko-connect yan diyan. Silhouette effect. Anong mangyayari dito? Anong gagawin nila? Ito yung ginawa nila. Bam! Ang lupit. It's an animation, 3D animation nung buong set at sila mismo. Grabe naman to. Di ko alam kung saan ko napanood tong vibe na to eh. RPG Metanoia, hindi ko alam. Dun sa Hayop ka siguro na animated movie. Para siyang Spider-Man Into the Spider-Verse. Ganun yung feels niya. Hindi ko alam kung saan particular ko siya napanood pero may feel siya na ganun. Yun. Ah! Dun sa movie na Itim Mapukpukaw. Yun. Parang dun. Dun kaya nakakita tong vibe na to. Oo. Itim Mapukpukaw. Dun sa movie na yan. Okay, play natin. So, glitch, oh. Hey! Good. Grabe. Ang galing nun. Doon mo ma-appreciate yung mga artist natin dito sa Pinas eh. Nakaya nilang gumawa ng mga ganun. Sobrang saludo ko sa inyo guys. May gusto lang siguro kong pansinin dito. So from this art, ang kasunod na nilang eksena ito eh. Yan o. Siguro may dahilan din kung bakit nila ginawa yun. Pero para sa akin lang no. Dapat from this art, nag-match cut muna sila ng wheel scene na sila ay nandun muna.
Tapos naglagay muna sila ng insert glitch, something like that. Tapos biglang maraming tao. Para sa akin lang yun. Ah. Pero sa lahat naman may reason kung ba't nilalagay yan. Pero maangas pa rin, guys. So from the art. Yan, oh. Bang! Glitch! Bang! SD19X Lock 9. Slow-mo na tayo, guys. Pampahype na ano, mga dancers sa likod. Yeah. Hook in the school. Bang! Laman siya! Insert. Bang! Sa choreography. Bang! Ganda nun. Gumanan siya ng chicken, ah. Chika pa, pakita natin. Ayun, ah, gumanan siya. Bang! Transition. Ay, napakagaling. Bang! Oh, makita niyo yan, guys. Okay, match cuts. Match cuts ng mga... So, kung galing sa paa, kalakal, match cuts. Pwede ba tong ano? Hindi kasi pwede frame by frame to, eh. Sayang. This friend. Bam! Yun. Kaya lang sumobra siya ng tatlong ano eh. Tatlong clips eh. Pero okay na yun. Dapat si tatatatat. Ganun. Pero okay na yun. Ganda pa din. Pinasok niya lahat eh. Ano? Papapap. Bam! Dapat next scene yan. Pero okay na ang third. Let's go. Bam! Slow mo. Uy! Grabe naman si cameraman, no? Hype na hype siya. Alugin natin ng 18. Okay. Tapos na tayo, guys, oh. Ay, dalog, oh. Bam. Jump cuts. Nice one. Ending siya ng kalakar. Guys. Woo! Lupit. Lupit nito, guys. Isa sa mga music videos na nagustuhan ko sa SB19. Though it's my first time reviewing them sa music video. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng time to review them. Pero nung mga dati pa nila music video like Go Up, ano pa ba? What? Bazinga, and yung ano ba? Bazinga, tapos yung Kento, at kung ano-ano pa. I Want You Everything. Yan. Tinitingnan ko na yung mga music videos nila. And napansin ko, isa yung ano nila eh, yung grading nila, color grading. More of contrasty. Yan. Contrast. Tapos may ma-vibrant yung color. Parang ganun siya eh. Kakaiba. Iba talaga yung feels ng ano, ng music videos ng Pinas tsaka sa ibang bansa. Hindi ko alam kung bakit sa ano yun, sa atmosphere ba natin, sa environment ba natin yun, sa camera side, ano. Good. Pero this music video is giving, sobrang ganda nito, lalo nitong animation. Saludo ako sa 3D animators nitong mga to. Galing. Tsaka yung director, yan, galing. Tsaka yung cameraman, lalo na yung mga set designers, yan, gumawa ng graffiti. Pero pa, hindi ko nakita yung ihawan. Nakita nyo ba yung ihawan dun sa ano? Sa music video? Ay, yung usok. Yung usok, guys. Yun yung nag-establish na ihawan. Pero pa, hindi ko nakita yung ihawan. Kasi sa BNDs na ito, nakakain pa sila dun eh. Pero anyway, guys, this music video is very excellent. Very na excellent pa. Excellent tong music video na to kasi na-maximize nila yung kanilang set design. Isang ano lang to, isang square lang to, eh. Maliit lang to. Na-maximize nila yun and binigay talaga nila lahat ng todo. Connected ang lyrics sa visuals, connected ang visuals sa theme, and connected yung theme sa lahat, sa mga maliit na details like sa mga small inserts and sa transitions, dun sa feel, sa vibe. Tsaka yung kay Glock talaga, yung pagpasok niya, grabe yun. Iba yung goosebumps na ramdaman ko nung first time ko napanood to. Ang angas. Yun. So, kung may mga additionals pa kayo nakita na hindi ko nakita, comment nyo down below. Comment nyo lang below. Tapos pag-usapan natin sa mga comment sections. Maging ano tayo dito. Mag-brainstorming tayo sa comment sections. And yeah.
Maraming salamat SB19 for giving us this kind of experience sa mga visuals, sa music videos na binibigay niya sa amin. And yeah, looking forward for more. And comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong i-analyze natin ng music videos ng SB19 or ng kahit sino. Yan. So, yan. Maraming salamat, guys. Thank you guys for watching this video kahit medyo mahaba. Pero, yun. And panoorin pa natin nung kalakal stream yung songs ng SB19. Thank you, guys. Enjoy the little things. Dream big dreams. May the force be with you. Bye-bye.